The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. This declaration, therefore, is a testament to our unwavering support of the Marcos administration's development agenda and a show of our solid commitment to continuously partner with the national government, coupled with collaborative action and cooperation between local authorities towards the shared goal of a better Philippines in 2028. Mr. President, may I present to you the LMP National 2023 General Assembly Declaration. Thank you, Mayor Bernas. At this juncture, may we invite Special Assistant to the President, Secretary Antonio Ernesto Lagdameo Jr. to introduce our keynote speaker. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Thank you to Secretary Anton Lagdameo. Please. The Secretary of Finance, Ben Jokno, and the Head of the DB. Magaling talagang LMP. Nandito lahat ng mga pagkukuhanan natin ng pondo. Andito yung Department of Finance at saka DBM. Talaga naman, naunahan nyo na ako. Ang ating kinikilala na talagang leader sa local government, ang ating LMP President Emeritus, si Manong Chabit Singson. My fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Maraming salamat na nabigyan ako ng pagkakataon na makasama kayo dito sa inyong konferensya at inyong pagsasalo-salo dahil ito palang yung pinakauna for the last, this is the last, the first one for 3 years. At dahil siguro doon, binabalita sa akin at ng inyong presidente na 94% ang nandito sa ang nakarating dito sa Maynila. Mabuti na lang at natapos na lang medyo na bawas-bawasan na ang problema natin sa COVID at tayo naman ay nakakapagbiyahe na dahil napakahalaga ng ganitong klaseng ugnayan. This kind of meetings and conferences are very, very important, especially since we are just in the first year of our term, lahat tayo, of our term in office. And ibang-iba ang mundo ngayon. Ibang-iba ang mundo na ating hinaharap. Marami tayong kailangang baguhin sa ating paggagawa. Marami tayong kailangan isipin kung paano pagandahin ang sistema sa Pilipinas. At alam naman ninyo, I have been
I have been, and I always call myself, lumaki ako sa local government. Kaya para sa akin, hindi ko kinakalimutan kung gaano kahalaga ang ginagawa ng ating mga LGU, ng ating mga local executives, sa lalong-lalo na sa mga municipalities and cities, dahil talaga naman kailangan pag-ipalapit. Kaya tama yung naging inyong manifesto na sinasabi dapat ipaglapit ang national at saka local government. Kaya para sa akin, lalakihan talaga natin ang role ng local government sa lahat ng pagplano, sa lahat ng mga iniisip ng national government. Para sa akin, kailangan na yung mga ginagawa natin ay kami sa national government ay kailangan makinig sa inyo. Dahil kayo'y nasa local, masasabi nyo, alam na alam ninyo. Tignan nyo, kayong lahat, mga mayor, walang makakapagsabi sa inyo na kayong na may taong mas alam ang bayan ninyo kaysa sa inyo. You are the experts about your municipality. You are the most aware of the problems that you have. You are also the most aware of the possible solutions. Kaya napakahalaga na kami dito sa national government ay nakikinig sa inyo. Asahan ninyo na dito sa administrasyong ito ay nakabukas lahat ng aking pandinig upang marinig kung ano ang pangangailangan ng ating mga local officials at kung ano man ang ating magagawa upang solusyonan ang mga problema na hinaharap ninyo. Ang pinakamalaking issue siguro na hinaharap natin ngayon ay yung pag-implement ng Mandanas ruling. I'm sure everybody is aware of that at kung iniisip kung ano ba ang talagang nangyayari. Ang nangyari dito is nagkaroon tayo ng executive order, yung EO 138, that defines the different functions of government and local government. Dahil ang nasa likod niyan ay ang sinasabi, lalaki ang pondo ng municipal government, ng provincial government, ng city government, dahil nga nabago yung interpretasyon doon sa sharing. Ngunit dahil sa mga pangyayari, tinitingnan nga natin ay maraming linipat na function at tinagay sa local government. Pag yung ibang lugar, hindi yung mga mayayaman na dito sa NCR, pero yung mga ibang lugar, kung kakalkulahin mo, lugi pa ang munisipyo doon sa naging EO. Ang nasa likod niyang yung kaso na yan, alala ko, I was with Governor Mandanas, we were congressmen together. When we started talking about, nagsimula yan dahil merong proposal ang Senado noon na nung sinusulat yung budget, na sabi, isuspindi muna yung IRA. Dahil maraming babayaran ang national government sa maraming babayaran national government ng utang. Kaya naman kami, nasa local government kami, ulap ang nag-file ng kaso. At sinabi namin, hindi maaari yan dahil pera ng LGU yan. At yung LGU, walang utang. Hindi nyo kami pinababayaan ng utang eh. Eh wala kaming utang. Bakit kami ang magbabayad ng utang ng national government? Sa awa ng Diyos, the Supreme Court upheld our position. Kaya ngayon, ang IRA is an automatic appropriation. Hindi na dumadaan sa budget process. Basta kung ano yung sharing, yun ang binibigay. Nung pinag-aaralan namin yan, ay nakita namin na sa local government code, nakalagay naman maliwanag na maliwanag ang salita. The words were very, very clear. All collections of the national government. A certain percentage of all the collections of national government. Ngunit, ang interpretasyon hanggang doon, hanggang nung banaw na yun, ang interpretasyon, hindi kasama ang customs natin, yung VAT, hindi nakakasama. Napakalaking halaga yun. Kaya ipinaglaban na dapat talaga sundan natin very strictly. We should follow very strictly
the mandate of the local government code that we will take the area share of the local governments. Ang kalkulasyon ay yung buong koleksyon ng national government. At hindi na exempted dun sa pagkalkula, hindi na mawawala yung VAT, hindi na mawawala yung customs, hindi na mawawala yung mga ibang koleksyon ng gobyerno. Kaya yan ang but ang dahilan kung bakit naging mahalaga para sa amin, naging importante yun, ay para mabigyan ang local government ng mas malaking pondo. Dahil, alam naman natin, lahat, lalo yung siguro yung mga first class, second class, kahit yung mga third class, naghihirap eh. Pero lahat ng LGU ay kulang ang pondo at maraming gustong gawin. At sinasabi ko, dapat bigyan natin ng pagkakataon ang ating mga local leaders. We have to give them a chance na magawa naman nila ang kanilang initiative. Kahit hindi, maipakita naman nila na yung ito, gusto ko yung project na ito, tingnan natin kung maganda talaga. Para maipakita ng mga mayor, maipakita ng mga governor, kung ano yung mga ganda nilang iniisip. At kung ganito ang mangyayari, na lugi pa ang local government dahil sa EO, ay palagay ko, sabi ko, hindi nabigo yata yung ating hinahabol. So, that's why we gave ourselves 1 year. Kasi nung umupo ako, sabi ko, tignan kagad natin. Let us look at this, let us study this well. Because sa papel, it looks okay. Pero ang net effect, sa maraming lugar, ang net effect ay nababawasan pa ang pondo na pwedeng gamitin ng chief executive ng local constituency. So, kaya binigyan namin ang sarili namin, nung tinitingnan namin, sabi ko marami talagang kailangan tayong ayusin dahil nagbago rin eh. Nagbago talaga ang panahon. And we have to coordinate and to synchronize all that we are doing at the local level with what we are planning to do at the national level. And again, the growth of our economy, the transformation of our economy will always start from the ground level. And if we do not give our local leaders the opportunity to show what it is that they feel are most important, pinakamahalagang proyekto, pinakamagandang iba't ibang gagawin, mga initiative, pinamakin ng programa, kung hindi naman nila maipakita yun, hindi nila magagawa yung hinihingi natin para sa transformation, for the transformation of our economy. And that is why we went back to look at the EO 138 again, together with the mayors, the city mayors, the governors, at sabi namin, titignan nga natin. But we had to give ourselves, dahil by that time, it was already late last year, sabi, hindi naman natin basta't pwedeng biglain ito. So, pinabayaan namin because there's no net effect for 2023. Dahil ang pinagkukuhanan ng 2023 ay 2020, hindi naman nadagdagan ng takings ng ano. So, sabi, can afford pa tayo mag 1 year. Kaya yan ang ginawa namin. Gagamitin ngayon namin itong 1 year na ito para pag-aralan ng mabuti yung 138. Tignan natin na siguro may mga function kasi na binibigay sa local, hindi naman dapat sa local talaga eh. For many reasons. One reason, walang pondo. Pangalawa, walang bagong item para makakuha ka ng tao. Pangatlo, walang expertise. Ngayon, kung tutulungan ng national government, pupuntahan kayo, halimbawa, land use plan. Diba, marami naman sa atin gusto gumawa ng land use plan, pero wala tayong expert dun sa ating mga empleyado, sa ating mga department head. Napupunta na lang sa ibang department head. So, those are the reasons na nakikita ko. Sabi ko, hindi naman dapat yan. And some of the functions really belong to the national government. So, we are going to rationalize the functions because para sa akin, for example, yung mga pinaplanong programa na national program, hindi naman maaari gagawa tayo. Halimbawa, we will do
housing. Sasabihin natin, ibigay mo na lang sa housing ng ano, ng local government. O yung sa school building, repair and building of school building, ibibigay sa local government. Sabi ko, bigyan mo, kayang-kaya ng local government magtayo ng eskwela. Pero bigyan nyo ng pondo. Eh kung walang pondo, wala kayong magagawa. Diba? Eh, tayo naman lahat, mas gusto natin by administration talaga. Eh, diba? So, ibigay nga natin. Pero wala kailangan, may kasabay naman na pondo. So, these are the things that we are looking at. That what are the functions na pwede na nga ibigay sa local government na karapat-dapat na tama naman na maibigay sa local government, eh meron naman na sa aking palagay ay really belongs to the national government. And so that's what we are examining. Asahan ninyo, as I said, that we are taking very seriously the issues that have come out from the Mandanas ruling and how we will implement it. Because hopefully, by next year, by 24, mag-i-improve na ang ating koleksyon. Kasi sa 2021, medyo maganda-ganda, medyo maahon na yung ekonomiya. Baka meron naman talaga tayong makuha. But we have to make sure that it is going to be na magagamit ng ating mga local official. Kung masyadong maraming mandated appropriation sa local level, eh wala nang natira, di ba? Wala nang may iwan. Pagka, yun, we already have the 20% development fund, we already have the calamity fund, meron na tayo, marami na tayong mandated na appropriation. Kung dagdagan pa natin, eh wala nang matitira para sa, pag nagbayad ka ng sweldo, wala nang matitira para sa mga initiative ng mga local leaders. At yun ang ating gustong palabasin. Kaya, we will do all our best. We are going through it right now. And tamang-tama nga yung mga ginawa ninyong guest. Yung ating Secretary ng Finance at saka yung ating Secretary ng DBM. At sabihin natin sa kanila kung ano ba talaga ang pwedeng gawin upang mabigyan naman natin ng pagkakataon ang ating mga local leaders. And the other point that I made was that asahan ninyo at ako ay sa local din ako nanggaling, kaya siguro kahit papano marami akong nauunawaan sa mga hinaharap ninyong problema, sa mga hinaharap ninyong pag-adjust dito sa ating bagong ekonomiya. Kaya magtulungan tayo at asahan ninyo na ang Malacañang ay nakikinig sa inyo. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat. Thank you, President Ferdinand R. Marcos Jr. for your encouraging message.